Ayan mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. So, ngayong araw gagawin natin ay Sharp LED TV. Yung trouble niya nakikita niyo, di ba? Nagbi-blink yung kanyang indicator. So, madalas may isip natin pagka ganyan eh, reprogram, di ba? Pero bago niyo i-reprogram mga bro, may paraan para makita natin kung program ba talaga ang sira. So, gagawin muna natin, first step mga bro, papasukin natin yung kanyang service mode. Ipipress natin yung input at saka volume down, sabay. Kapag lumabas yung, lalabas yung key, lalabas yan na key, liliwanag, lalabas yung key. Pindutin naman natin yung volume down at channel down, sabay. So, pasukin muna natin service mode. Bunutin ko muna para tumigil yung pag-blink. So yan, hindi na siya nag-blink mga bro. So pindutin ko yung input tsaka volume down sabay, tapos isasaksak ko, pindutin ko na tapos saksak ko, tapos yung indicator nya magiging yan, magigreen yan. Yun, naggreen siya mga bro. So kapag naggreen na ganyan, dapat liliwanag yung kanyang LCD, lalabas dapat yung iilaw dapat yung backlight, pero ito hindi umilaw yung backlight. So ibig sabihin mga bro, kaya hindi siya, kaya nagbi-blink siya, nag-protect siya, nagkaroon siya ng lamp error dahil may pundi siyang backlight. So alam natin gagawin natin mga bro susunod, di ba? Papalitan natin muna yung kanyang backlight bago natin pasukin uli yung kanyang service mode para tanggalin yung lamp error. So, buksan ko muna mga bro. So yan mga bro, bali napalitan ko na yung lahat ng backlight niya. Bali nilagay ko pa rin yung factory cut. So kung makakasaguba kayo ng ganito mga bro, napapalitan niyo yung factory cut. Bali yung factory cut hindi natin pwedeng ilatag basta-basta dito dahil wala siyang lalapatan mga bro. Bali ang ginawa ko, yung dating strip ibinaliktad ko lang mga bro. Binaliktad ko lang, tapos sa likod nun, dun ko ipinatong yung factory cut. So, pag tinanggal natin ito, tinanong yung pagkakagawa niya. Medyo quantity siya. Medyo magulo. Pero okay lang yan mga bro. At least pinalitan natin lahat. Ayan o, di ba? Yung strip, ibinaliktad ko. Para mailapat natin na maayos yung lahat ng factory cut. Bali yung iba pa side, makikita nyo. Kasi tatama siya dun sa mismong lock nung strip. Kaya pinaside ko. Pero hindi naman makikita yan eh. Okay pa rin siya, di ba mga bro? So, pwede na ito mga bro. Isasara ko na. Tapos, bali pag napalitan nyo lahat ng backlight,
blinking pa rin siya mga bro. So meron pa rin tayong gagawin para matanggal yung kanyang pagka-blink. So isasara ko muna tapos papakita ko kung paano. So yan mga bro, matapos nating mapalitan yung kanyang backlight, bali pinalitan ko lahat ng factory cut. Pinakita ko kung paano kung ginawa mga bro kasi hindi siya pwedeng factory cut lang, wala siyang papatungan. So yung dating strip yung inilagay ko, binaliktad ko lang para may papatungan yung ating factory cut. So kapag napalitan na natin yung kanyang backlight, pagsaksak natin ito mga bro, magbiblink pa rin ito kasi meron siyang lamp error. Ito yung kanyang indicator. Ayan, nagbiblink pa rin, di ba? So ang gagawin natin yan mga bro, i-try natin siyang i-reset. Try natin i-reset. Yes mga bro, bali papasok na lang natin yung kanyang service mode. So press natin yung input at saka volume down ng sabay. Tapos tulad ng sinabi ko, may lalabas na K dito. Kanina wala, di ba? Hindi natin nakita kasi sira yung backlight. Pero ito, okay na yung backlight niya. Napalitan na natin lahat. Sigurado lalabas na yung K. So ayan mga bro, bali pinahinga muna natin siya para siguradong papasok natin yung kanyang service mode. Press ko yung input at volume down. Sabay nating i-press. Tapos naka-diin mga bro ha. Sabay isasaksak natin. Kasintayin natin na mag-green yung kanyang indicator. Ayan, nakikita nyo naman. Ayan, nag-green na siya, di ba? Pwede na natin siyang bitawan. Ayan, lumabas na yung input na ka-HDMI siya. Pero may lalabas dyan na K. Ayan, no? K, di ba? So, paglabas nyan, ipipress nyo naman yung channel down at saka volume down. Isang press lang, lalabas na yung service mode natin. Ayan, no? Diba? Tapos, ang gagawin natin mga bro, i-reset natin lahat ng ano, pwedeng i-reset bago natin i-factory init. So, punta tayo sa yan. I-on natin ito, tsaka itong standby cost, i-on din natin. Standby cost reset. Tapos, saan na bang pwedeng reset? So, yun lang mga bro. Bali, kaya nakita-kita nyo meron siyang lamp error. Di ba dapat wala yan? So, sa page 2, i-on din natin itong reset. Tapos, itong factory init na to, yan, mainit yan. Philippine. Diyan tayo mag-enter. I-enter na natin mga bro. Yan, nagkulay green siya. Ay, hindi pala ako kita. Yan, nagkulay green siya, di ba? So, pwede na natin siyang bunutin. Tapos, try natin kung magbiblink pa rin o hindi. Bunutin ko na mga bro. So, yan. Tapos, mga 10 seconds. So, yan mga bro. Bali, patas natin siyang i-reset. Yan, naghintay tayo ng mga 10 seconds. Pwede na natin siyang i-power on. So, yan mga bro. Babalik siya sa factory settings natin, di ba? Yan, naka-English. Okay natin sa English. Home. Tapos na auto program siya, sira yung antenna. So yan mga bro, matapos natin mapalitan yung kanyang backlight. Ngayon, okay na siya mga bro. Bali, hindi ko nalalagyan ng antena para iwas tayo sa copyright. At least yung nagawa, yung pinaka-trouble naman niya, yung nagbiblink yung kanyang indicator. So, hindi lahat ng nagbiblink, i-reprogram lang natin mga bro. Ayan, minsan ganyan siya. Nasisira yung kanyang LED backlight. So, yun lang mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat.